Matapos ang dalawang linggo mula nang matanggap ng mga benepisyaryo mula sa Laur ang Mushroom Livelihood Project ng Pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija, ay nasubukan na nilang anihin ito ng dalawang beses. Ayon sa mga benepisyaryo, inulam muna nila ang mga unang ani upang matikman ang masarap at masustansyang kabute. Ito pong kabute, 3 weeks na pong nasa amin at twice na po kaming nag-harvest. Ginagawa po naming pang-ulam kung mumahilig po yung mga bata sa fried mushroom. Kapag po marami nang inaani yung kabute, po pwede na po siyang may benta o iluto namin na fried mushroom. Ay, dalawang beses na po siyang nakuhanan ng ano na medyo ano pa lang po siya, nag-uumpisa po lang po kasi siya. Yung una po, isang mga 1/4, yung pangalawa po siguro mahigit na pong kalahating kilo. Ano pong ginawa niyo din sa unang inaani niyo? Kabute? Inulam po. Inulam pa lang po siya kasi yung una pa lang gustong matikman. Ayon naman kay Ginang Josie Galvez ng Barangay San Jose, Laur, walang permanenteng hanap buhay silang mag-asawa at nalugi pa sila sa pagtatanim ng kamatis ngayong tag-araw. Dahil sa bagsak ang presyo nito, hindi na naibalik pa ang kanilang pinuhunan na 17,000 piso sa pagtatanim ng kamatis. Kaya't napaluha pa ito nang tanggapin nito ang mushroom module noong March 26. Aniya, malaking tulong umano ang pangkabuhayan na kanilang tinanggap. Yung pong unang pagkakaluto ko po sa kabute, isinama ko po sa gulay. Gulay na pakbit po siya. Sinama ko po siya roon. Sinubukan ko nga po yung unang pitos po namin. Kaya po nung anuhan ko po na masarap po pala talaga, sinabi ko po sa mga kapitbahay namin, itry nyo rin po kakoy kabuti namin pagka may bunga. Para po kung kami na, makakapagbenta na po kako ko sa inyo. Samantala, nagpaabot ito ng pasasalamat kay Governor Oye Umali. Maraming salamat po sa ipinagkaloob nyo sa amin. At kami po ay nakikinabang na sa kabuting ipinagkaloob nyo po sa amin. At sana po, masigit pa po talaga ang maipagkaloob nyo sa amin. Dahil kami po isang mahirap lang na tao. Salamat po. Nagpasalamat din sina Mark Anthony Panginien at Mary Jean Alvendia. Matatanda ang araw ng Biyernes, March 26, 2021, nang ilunsad sa bayan ng Laur ang Mushroom Livelihood Project ng Kapitolyo na layuning makapagbigay ng karagdagang pagkakakitaan sa mga Nuevo Ecijano kahit sila ay nasa loob lamang ng kanilang mga tahanan. Nasa 3 hanggang 4 na buwan na mamumunga ang kabute na kanilang tinanggap. Bukod sa pwede itong iulam o isahog sa ibang putahe, ay maaari din nila itong ibenta ng halagang 200 hanggang 300 pesos bawat kilo. Para sa Balitang Nueva Ecija, Juanet Bondo nag-ulat, sa DWN Teleradyo ang inyong kakampi.